Good morning, guys! Ayan, maaga tayong gumising ngayon at nagluto na tayo ng para sa pananghalian. Ayan, nag-isa lang ako dito ng bawang sibuyas at naglagay na rin ako ng luya at isusunod na natin itong ating kamatis. Mabilis ang luto lang itong gagawin natin. Ayan nga, naglagay na tayo dito ng chicken. Medyo imekos-mekos lang natin to. Ayan, pag na-mekos-mekos na natin to, guys, ilalagay naman natin yung ating pampalasa. Salt and pepper lang at lagyan nyo na rin ng konti patis. Ayan, kung gusto nyo lang naman ng medyo maalat-alat. Pero kung salt and pepper ay enough na sa inyo, okay na rin yan. Kasi marami nga tayong gagawin sa araw na to. At pagluto ng ating chicken, pwede na to, guys. Ayan nga, guys, kung mapapansin nyo yung kusina natin, ay marami na kailangan i-repair. Ayan, yung mga wallpaper na yan, guys. Kailangan na nating palitan. Medyo matagal na rin kasi itong wallpaper na to, guys. Mga 1.5 years. Kaya kailangan na natin itong palitan. Unang, guys, ang kailangan natin is yung wet wipes. Pupunasan nyo lang to ng maigi para mas madali o mas makapit yung dikit ng wallpaper diyan sa ating kitchen. Ang kagandahan sa ganito, guys, yung sa wallpaper na ginagamit ko is medyo matibay siya tsaka makapal. Simula na na-discover ko ang paglalagay na itong mga wallpaper na to, guys, ay hindi na ako nag-aspire na magpa-renovate ng kitchen kasi 1.5 years, kung depende sa mood nyo kung ano yung gusto nyong wallpaper mailalagay nyo. Kasi once na nagpa-renovate kayo, medyo mahal. Pag-iisipan yung maigi kung papalitan nyo nga yung kitchen nyo. Unlike pag wallpaper ang ginamit nyo, depende sa mood nyo kung ano yung mga gusto nyo for this year. Depende sa motif na gusto nyo. Dati, guys, yung kitchen cabinet ko is kulay green yan. Ngayon, ginawa kong white. Wallpaper lang din po ang ginamit ko dyan. Medyo pag-aralan nyo lang kung paano maglagay ng wallpaper at saka kailangan i-practice nyo. Basta, kailangan as much as possible ay walang bubbles ang inyong pagdidikit sa inyong wallpaper. At maghanap kayo ng design na maganda. Katulad nito, guys, ito kahit may bubbles ang hindi ganun kaganda ang pagkakadigit nyo, may mga bubbles. Hindi siya masyadong obvious. Kaya gustong-gusto ko tong wallpaper na to. Sa wallpaper, guys, kailangan nyo lang ng tools katulad yung cutter, scissor, at tape measure. At kagandahan nito, guys, after 6 months, kung gusto nyo na naman palitan, pwede nyo yung patungan na lang itong wallpaper na yan. Patong-pato lang yan, guys. Hindi, walang problema. O, yan, guys. Kita nyo naman. Ayang mga bubbles na yan, ipa-flatten na lang natin yan. At tingnan nyo naman. O, diba, mukhang bago na yung ating kitchen. Hindi natin kailangan magbayad ng mahal o gumastos ng mahal para lang magkaroon ulit ng bagong buhay itong ating kitchen. Ayan, guys. Sana magustuhan nyo to. At kung magustuhan nyo, guys, itong ating video, follow ka lang. At dahil may extra wallpaper pa tayo, guys, itong cabinet dito, yung isang maliit na table dito, ay papalitan na rin natin kasi, ayan. Pero, okay pa naman sana siya, pero carry lang kasi wala naman tayong gagawin dito sa ating extra na wallpaper. Same lang din yung ginawa natin. Pinunasan muna natin ito ng maigi ng alcohol and then i-measure natin. After natin ma-measure, ididikit natin. Just make it sure na as much as possible, yung bubbles ay ma-less natin yung bubbles. Ayan, guys. Tingnan nyo naman. Diba? Ang ganda na. Akala mo ay mamahalin na siya. Ayan, guys. Thank you for watching. I hope to see you on my next vlog. Thank you po.